Hi guys! Sa Saturday lunch namin na ulam ay ginulay na mais at pritong isda. In-repair na ni Tita kanina yan. Yung mga pag-isa, yung sibuyas, bawang, ginayat na rin niya yung mais. Iniwan na rin yung patola, saka yung malunggay para dire-diretso pag-isa niya. Ayan po, inumpisa na ni Tita. Yung bawang muna, then pag golden brown na, saka dahulog yung sibuyas. Madali lang din palang lutuin yung ginisang mais, yung ginulay na mais. Kasi tuloy-tuloy lang ang paghuhulog. Kung ano yung nakita nyo pin-repair kanina, yun, una-una lang yung nilalagay yun. Una sibuyas, bawang, then yung hipon. Yung hipon naman, pagka mapula na yan, pwede mo nang ilagay yung susunod. Wala nga kaming maisip na luto kanina para sa lunch eh. Malis kasi si Mudra. Kaya nakita ni Tita yung mais, so yun na lang daw mais. Ayan po, inulog na niya yung mais para masama na sa pagigisa nung sibuyas, bawang at saka nung hipon. Then nahalo-haloin lang ulit. Konti nga lang yan eh, parang limang pirasong mais lang yan na kulay puti na tira dun sa nilaga ng nanay ko kahapon. Hindi naman nasayang, pwede rin palang igulay. Saka madami din pala siya kasi pag sinabawan mo, pwede na, marami na rin makakakain. Ano ba talaga ate, ang gulo mo? Mas gusto ko pa nga ulam yung ganyan eh, gulay, mga isda-isda, kasi nakakasawa na yung parating karne, manok, paulit-ulit. Madali lang palang tandaan yung pagluluto. Ito siguro kayang-kaya ko na to kahit walang kahit wala si Tita, kahit ako lang yun nandito. Basta merong mais, merong mga sangkap, kaya ko siguro lutuin. So ayan nga, papakuluin na lang yan. Nilagay na yung sabaw. Ang ginamit nga pala yung sabaw dyan yung katas ng hipon. And then ayan yung sinabay na rin ni Tita yung pagpiprito ng tilapia. Hindi pala tilapia. Ano ba tawag sa isda na yan? Alumahan yata. Basta yan na yun, masarap ang laman yan. Pero hindi siya tilapia guys. Nasanay kasi ako sa tilapia, parating tilapia niluluto sa prito eh, na katambal nung ng gulay. Ayan na, nilagay na yung yung patola. Ayan naman yung isda, diba? Ang ganda, sariwang-sariwa ang itsura. Kasi sabi nila pag daw makintab daw yung isda, sariwa. Pero pagka daw makintab saka yung maputi, hindi mamula-mula yung mata. Sariwa daw yun pag ganun. Oh, ayan na, may natutunan kayo sa akin guys. Dati hindi ako mahilig sa gulay, hindi rin ako mahilig sa isda. Hindi kami kumakain pagka ang ulam may gulay, isda. Basta kumakain naman pero walang gana. Pag daw ganun, tumatanda ka na, tama ba? Aminin na natin, doon naman talaga tayo lahat papunta. So ayun nga, nilagay na yung malunggay. Sayang kakaunti nga yung malunggay na nakuhi. Masarap sana kung punong-puno ng yan, maberding dahon. Kasi masustansya rin yung malunggay. O, diba? Halos luto na yun, yung gulay na yun. Nandito naman tayo sa isda. Charan! Biglang pula, no, Maji? Okay na guys, luto na yan. At biglang dumating si Mudra. Mabesi, ito na ulam. Ang sarap! Patola na inilagay sa mais. Sarap lang. Patola may mais balik. Saka malunggay, healthy-healthy, oh. Ay, naku, baka hala na kami. Oh, hi ka sa camera. Thank you po sa nagluto, Char. Thank you po. At habang namamahinga ako, may bigla akong dumating na bisita. Ang inaala kong Pogi. Ano kaya ang dala? May suhol kay Ninang. Kanina tanghali pa ako kinukulit na ito sa chat at ide-date daw ako at ipagsha-shopping. So kaya nakakuha ng pera. And then nakadil daw siya eh, kaya bumawi siya kahit daw papano eh, mailibre niya ako kahit isang t-shirt lang. At dalawa pa nga ang t-shirt. Thank you, Patrick. Sana'y palagi kang nakakadil para happy yarn. At para happy din yung kids mo. Diba? Nagbebenta nga pala yan. Nagbabuy and sell lang kung ano-ano. Para mayroon siyang panggatas dun sa kanyang bebe boy. So ayun nga, uwi na daw siya. Inabot lang daw niya talaga yung bigay niya sa akin. Thank you, Patrick. Kain tayo mga mare. It's dinner time. Kain tayo. Kain tayo guys. So hanggang dito na lang po. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Bye bye.